na pong magpuri at umawit sa Diyos, awitin po natin ang dakilang pag-ibig. Bible verse sa buwan ng Abril ay mula sa Aklatang Juan, chapter 11, verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit pamatay ay muling mabubuhay." Dagawa po tayo ng Easter Egg Memory Verse. At pwede niyo pong maging kasama ang inyong mga anak sa ating paggagawa ng ating Easter Memory Verse. Kahit anong gusto niyo pong kulay, pumili po kayo kung ano yung gusto niyong kulay na colored paper. At dito po, mag-trace kayo or gugupit kayo ng isang itlog. Bago po niyong gupitan, mag-trace muna po kayo. At kapag na-trace niyo na, pwede niyo na po siyang gupitan. Tara na kayong isang egg.
Yan. Pipili din kayo ng pag-iisa. Kung hindi pala kayo pipili, kukuha kayo ng mga colored paper na ito yung magiging design ninyo. Depende sa inyo kung ano pong design ang pwede nyo pong gawin. Pwede nyo po, pwede kayong gumamit ng beads, ng ribbon, or kahit anong pan-design para po sa inyong Easter egg memory verse. Yan. Dahil po sa akin, pinipili ko po yung colored paper para maging design. Gugupit po ako dito ng pahaba. Marami po akong ginupit na mga pahabang para sa aking decoration. Okay, pagkatapos po na yun, i-design na po natin ito. Sinabi ko nga po sa inyo na kahit ano, pwede nyo pong maging decoration. Pwede beads, ribbon, o kahit ano pa po. Gugupitin ko na po yung mga excess para dun sa pahabang colored paper. Pagkatapos po na yun, nakalimutan ko po para sabihin sa inyo na kailangan nyo po gumuhit ng mga bako-bako para ito yung maging trace ninyo para sa pagpipit. Yan po, ganyan po yung magiging itsura kailangan. Nakahati po sila. Nakahati po sa gitna para po mailalagay po natin yung ating sinulat na memory verse. At kumuha po tayo ng kapirasong kape at isusulat po natin dito yung ating memory verse para sa April. Yan, kailangan ko po ng kopya para malaman po natin kung ano yung ating memory verse. At kapag natapos na po kayo, ito po ay ididikit na natin sa pinaggitnaan na ating itlog. Pungunahin po muna natin yung ibaba. Nalagyan po natin siya ng glue. Ay, ganun din po sa kabila. Lalagyan din po natin na glue. Nalimutan po pala sa design niya, dapat yung sa likod yung dapat lagyan natin ng glue. Meron na tayong Easter egg memory verse. Huwag po natin kakalimutan na i-post sa ating Facebook page sa ating Mabuhay Women's Ministry ang inyong mga ginawa. Si Jesus ay buhay! Wow! Mahal na araw na kung saan naalala natin ang hindi kapani-paniwalang pag-ibig at sakripisyo ni Jesus at ang kanyang kapanyarihan sa pagkabuhay na muli ng pagkatagumpayan niya ang kamatayan at gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Ano ang ibig sabihin ng mahal na araw para sa atin na yun? At paano natin mararanasan ang muling pagkabuhay na kapanyarihan ni Jesus sa ating buhay? Sa linggong ito, sa pag-aaralan natin ng Biblia, tinignan natin ang buhay ni Lazarus. Nakita natin na noon may sakit si Lazarus, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. At pagkatapos ay inilibing si Lazarus at sa libingan ng sa loob ng apat na araw. Sabi doon, si Martha sabi niya na ang kanyang katawan ni Lazarus ay mabaho na noon dahil gusto ni Lord malinawan tayo, si Lazarus ay patay na talaga. Sa pamagitan ng kapanyarihan ni Jesus, nabuhay muli si Lazarus. At ang patotoong ito ay nakatulong sa maraming tao na makaroon ng pananampalataya. Bakit nagtiis si Jesus ng husto sa mahal na araw? Ito ay para sa pag-ibig para sa atin. Alam niya
na dahil sa kasalanan, mahihiwalay tayo sa Diyos. Handa siyang tanggapin ang ating parusa ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkamatay sa cross. Iyon ay kamangha-manghang pag-ibig. Ngunit ang kwento ay hindi nakatapos doon. Si Jesus ay inilibing. Inilagay siya sa libingan, may malaking bato na nakaharang sa pasukan ng libingan, may mga gwardiya pa para siguraduhin walang magnanakaw sa kanyang katawan. Ngunit may ginawa ng Diyos ng milagro. Binuhay niya si Jesus. Inilabas niya si Jesus sa libingan. Dinaig niya ang kamatayan at binigyan tayo ng buhay. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa cross at pagsisisi sa ating mga kasalanan, meron tayong kapatawaran at buhay. Nahaharapan ka ba sa isang imposibleng situation sa iyong buhay? Magagawa ni Jesus ang imposible. Nakita natin ito sa buhay ni Lazarus at nais din ng Diyos na gumawa ng mga himala sa iyong buhay. Paano? Sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin, hindi ito ang ating kapanyarihan. Namatay si Lazarus, ang kapanyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbigay sa Kanya ng buhay. Sa mga situation sa ating buhay na tila patay, si Jesus ay maaaring magbigay ng buhay. Ang Bible verse natin April ay Juan 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling magbubuhay." Sa pamamagitan ni Jesus lamang, tayo ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. At may kapangyarihan din siyang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang sino mang nananalig sa Kanya ay may espiritual na buhay. At ang kamatayan ay hindi na magtatagumpay dahil napagtagumpayan na ito ni Jesus. Gaya nga ng sinabi niya, siya ang nagbibigay buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kaya sa ating reflection o pagbubulay-bulay sa araw na ito, tanungin po natin ang ating mga sarili. Nararanasan po ba ang kapangyarihan ni Jesu Kristo na muling bumuhay? Tayo na po manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong buhay na inalay sa amin. Kaya kami ngayon ay may buhay, buhay na ininatakot sa kamatayan. Tulungan mo po kami na laging tuon ang aming paningin sa inyo. Palawakin mo po ang aming pangunawa at pananampalataya sa pamamagitan ng inyong mga salita. At sa kung sino ka talaga, hindi lang po sa mga darating na panahon, kundi kung sino ka sa amin ngayon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Paalam, MWM! Kita-kiss po ulit!